What's up po sa mga pare ko? Kumusta na yung mga pare ko? I hope na okay lang kayo dyan. Tayo rito, okay lang tayo mga pare. So mga pare ko, game 6 kahapon, natalo tayo. Hindi ko na na-i-vlog sa inyo kasi busy rin tayo kasi gumagawa rin ako ng essay ko for my schoolwork. So anyway, natalo tayo mga pare. Pero I think napaka-deserving ng Golden State na nanalo kasi parang sila yung may mindset na gusto talagang manalo eh. Well, we tried pero ganun pa rin eh. Parang walang pinagbago dun sa game 4, game 5 na nilaro nila. So anyway mga pare ko, ano na nangyari? Hindi natin nahuli si Steph kahapon kasi lumabas si Steph tapos diretso na siya sa bus. Which is, you know, you understand din naman kasi feeling ko nakalock-in yung utak ni Steph sa laro. Pero yeah, it's a bummer kasi hindi tayo nakakuha ng autograph niya. Try natin ngayon. So kung makalapit tayo sa ibang mga players na hindi pa nakakapirma sa atin, like for example Jordan Poole, Wiseman, si Porter, si Steph mga pare ko eh. Yan, yung mga yan, we're gonna do that. Pero yeah, ito itsura ngayon ng Boston. So kung makikita nyo, doon, ayun yung bus nila. Tapos yung United na yan, na dyan nilalagay lahat ng luggage nila. Okay, so dito ngayon, nandito kasi ang US Tour Open ng golf. Kaya medyo marami rin nangyayari sa building na yan. Pero yan, mga pare ko eh. May mga tao na, ito, kung makikita nyo yan, naghihintay sila dyan. Mga official na nagpapa-autograph yan. Yan yung siguro yung mga trabaho nila eh. Since day one, yan yung mga nakikita natin dyan. May mga nakilala na tayo dyan, nakausap. Pero, yeah. Ibang breed yan, mga pare ko eh. Kahapon, kasi after nilang manalo, nag-party sila. So, pumunta sila sa Encore, which is yung parang casino dito sa Boston. Nagpunta sila doon after ng game. Usually kasi, like for example, yung game 4, after nung game interview, tapos nakabalik na sila ng bandang alauna. Ngayon, dahil may celebration, ang nangyari, nag-party sila. So, doon nga sila pumunta. Nasa baba tayo naghihintay kasi akala ko darating sila ng mga bandang alauna, makakuha tayo ng signature. Pero, yeah, it makes sense na magpa-party sila. So, dumating ng mga bandang 1:30 or 2 o'clock yung GM nila, si Bob. Tapos, sinabi niya dun sa crowd na mag-i-stay pa yung Golden State Warrior team sa, you know, sa party ng mga 2 to 3 hours. So, eventually mga pare, kanina ng umaga, ginising tayo ni Joanne kasi dumating sila ng bandang alas 5. Yeah, alas 5 ng umaga sila dumating. So, panigurado yan. Marami man nag-aabang sa labas. Nung binaba ko yung mga bata, nag-aabang din tayo. Pero, ang nakita natin ng bandang alas 9, si Draymond Green. So, bumaba siya sa sedan o sa kotse kasama yung bodyguard niya. So I don't know bakit ang aga kasi kung alas 5 sila dumating, 4 hours lang yung tulog nila. Anyway, so we don't know. Si Steph kasi nag-golf din yun. Baka pumunta rin siya sa US Golf Tour Open. So something like that. Hindi tayo golfer mga pare ko. So anyway mga pare ko, hintay lang tayo and hopefully magkaroon tayo ng chance. If makakaroon tayo ng chance, I'm gonna show that to you, okay? So ngayon, linis-linis muna tayo ng bahay. Okay, so mga pare ko, nandito tayo sa labas. At makikita natin na may pulis na. Hi! And then ito na yung bus. Okay, so ngayon mga pare ko, dito tayo pupunta. So ito yung mga bus. Natambay tayo rito habang wala pa masyadong tao. Tambay tayo dito. Then, makikita mo na sila dyan. So, mga pare ko, ayun yung mga family nila. Hindi na silang umuwi. Okay, so, lumabas na sila. So, ang lumabas na unang player si Piazza, yung point guard nila. Ayan, o. Oh. Ito, sandyan na rin yung bodyguard ni, ano, Draymond. Can you sign my ball? Thank you.
Curry mga pare, may siya yung isa. Mga pare ko, si Draymond saka yung mga anak niya. Parating na yung mga player ngayon. Okay? Yung mga Thai. Okay. MVP! MVP! Parang yung hisaik sa inyo. Ito yung card natin. Ayan lang si Steve Kerr. Oh. Ayan lang si Steve Kerr. At ito lang yung card natin. Ano ba yan? Ayaw magpa-sign talaga ni, ano, ni Steph Curry. Mahirap siya mahuli. Anyway. So mga parigoy, wala tayong naging chance to makapagpa-autograph kay Steph Curry. Mabilis din kasi siyang pumasok eh. So, I don't think na nasa mood siya para magpa-autograph. Ang nakuha nating autograph ngayon, actually, lumapit sa atin si Gary Payton. Kaso meron na tayo, ipapa-autograph sana ako sa kanya. Pero, yeah, we already did that. Pumunta si Barboza. Eh, hindi ko na mukhaan. Nagpapirma ako sa dalawang Barboza ko. So, anyway, mga pare ko eh. Although, hindi natin napapirman si Stephen Curry, naghihintay kami sa baba. Kung makikita nyo, may mga naghihintay pa rin ng mga tao. So, nandyan ako kanina. Nakikipag-usap sa mga kaibigan ko dyan. Biglang dumating yung tatay ni Steph. So, nagkaroon tayo ng kahit pa paano mga pare ko, pirma ng Curry. So, si Steph Curry. Actually, nagpakita rin si si Seth Curry. Okay? Pero, ito yung pirma niya sa atin. Tatay ni Steph. Okay? So walang chance para makapag-photograph kay Steph Curry. So what we're gonna do mga pare ko, dahil meron na tayo nito. Ito na yung mga autograph, yung mga pinaghirapan natin, mga ilang oras nating inabang-abangan dyan. So marami-rami rin to. So bibili na tayo ng casing nito, tapos hindi na to malalaro, hindi na to madidribble. So at least may chance tayo makabili ng bagong bola. Anyway, mga pare ko, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa autograph serie natin. I hope na nag-enjoy kayo kahit pa paano. Na-share ko yung gantong klaseng experience sa inyo. And next time, hopefully na magkaroon tayo ng another chance to do this. So mga pare ko, kung nagustuhan nyo ito, huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-comment on video, syempre mag-subscribe. Kita-kits tayo. Mga pare ko, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Okay? Kita-kits tayo next time.